Ayun. So, ngayon, ito na nga. Tumating na ang ating in-order sa Lazada. Nabuksan ko na siya. Ito siya. Galing sa Rizoma, Philippines. Hindi yan sponsored dahil binili ko ito ng 240 pesos. So, ano nga ba ito? Bumili ako ng bar end para kay Diana. Bar end weights, no? So, tingnan natin kung kakasya siya. Nabuksan ko muna. 1, 2, 3. Alright, here we go. Ito ng bar end weights. And 240 pesos. Para saan nga ba yung bar end weights? Mamaya explain natin pag nalagay natin kay Diana. Okay. Meron na rin siyang Allen wrench. And syempre, meron tayong sticker ng Rizoma Philippines. Rizoma o Rizoma? Basta yan. So, kakabit natin to kay Diana. Ayan guys, so ito si Diana, no? Ang ating Rusi Sigma 250, at ito ang gagawa ng ating content for the rest of this YouTube channel. And of course, sabi ko nga kanina, kakabit natin tong Rizoma bar and weights, no? Pag bumili kayo ng ganito, ng Rusi Sigma sa mga kasa, matik na yung may bar and weights, no? Matik na may bar and weights yun, nandito nakalagay. Since ito hindi na to stock, yung handlebar niya, yung handle grips niya ay hindi na stock, no? Eh nawala 'yon, nawala ko yung weights ko. Actually hindi ko siya nawala. Yung weights na 'yon is nasa kasa. Pinapahanapan ko nung parang pina-plug dito. Ito. Yung parang ganito, yung dulo. Ito. Nawala kasi dito. So 'yun yung papalitan. Since wala pa naman sa kasa and wala pa silang stock. Ako na lang muna, bumili muna ako ng Rizoma since ito naman ay Rizoma din. O yan, Rizoma. Baka naman iyan yun ako. Charot lang. So yan. Ayun o. Hindi ako makapag 360 overview ng tingin kay Diana or video kay Diana. Nasa loob pa kasi ng bahay. Mamaya kasi. Mamaya pa ipasok ko 5 ng hapon. So, lagay na natin to. So ayun, kakabit na natin ha. Ta-timelapse ko na lang. Siyempre, boring eh. Ang tagal masyado yung kabit. So, time lang. So yun, nakabit na natin, pero nahalayan kasi ako eh. Tingnan niya. Ang halay niya tignan, gawa ng parang may gap siya dito. Okay naman siya tignan, pero parang gusto ko lagyan na ito. Nung stock nung handle grip. Kasi dati ganun yung ginawa ko, nilagyan ko ng stock na ito. Tsaka yung bar end ko dati. So, gawin natin. Madali lang naman ilagay ito eh. So, pag bibili kayo na ito, bilhin nyo na. Sa forma rin. Yung nuts niya pala yung nuts. Tapos pag ganito yung kabit natin, naging ganyan siya. Tapos nyan, balik natin yung itong rubber na to and yung nut ulit. Tapos nyan, balik natin dito, push lang natin, tsaka natin higitan. So, ganun din ang... Ay, nahulog ka, Barbie. Ganun din ang pag-apply pag ilalagay kayo ng bar and grips. Bar and handle grips. Para saan ba to? Ang bar end kasi tsaka weights is bar end weight. Nagre-reduce siya ng vibration lalo na sa manibela mo.
Since ang sigma natin is kilala bilang mabibrate na motor, ilalagyan ko na ito. Huwag mo nalagay kayo ng handle grip lalo na dito sa may throttle, no? Tingnan nyo kung nai-stock siya, kasi pag nai-stock siya, titigas to. Nai-stock siya habang nag-rev ka. Nahirapan ka. Ayan. Okay na yan, hindi na natanggal yan. So, try natin open. Kasi dati pag ino-open ko to, lalo na pag nasa yung nawala yung bar end sa, lalo na yung wala yung bar end, yun nasa idle lang siya, idle mode. Yung mga ganun siya, yung mga yanig to. Tapos pag high rev na siya, sakit sa kamay. So, tingnan natin. Alright, so push start. Okay, walang yan eh. Hindi siya gumagana, no? As expected naman, dahil may weights na siya. Dati kasi may weights na rin siya. Ganto rin kahaba yun. Hindi naman ako, alam nyo yun, tingnan nyo. Lagpas siya. And, guys, tiwala kayo sa akin, mas maganda yung gantong lagpas siya kasi makakapagligtas ang buhay yun. Kaya dati nawala yung bar ends ko. Sumimple lang ako dati and explain ko lang yun sa next video natin. Ito yung nagligtas ng buhay sa akin, yung bar ends, no? So, kung makikita nyo itong lever ko, ano siya, may warak siya. Dahil yan sa semplang ko. Pero, hindi naman yun yung topic natin ngayon. So, okay siya. So, yun mga ka-rev, sana nagustuhan nyo yung video na to tungkol sa bar ends natin. And sana support nyo yung channel natin, no? Ride safe, guys. Rev safe, ride safe.